above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified and laid behind a stone, you lived to die, rejected and above all.
Blessed day po mga kapamuso. Mapagpalang prayer meeting po sa ating lahat this week. Yan po, panibagong mukha po ang nakita niyo po sa inyong mga screen. Pero ang pag-aaralan po natin today ay yung mga kaganapan po sa Gethsemane. So, overview lang po, no? Pag-aaralan po natin yung last moment po ni Jesus Christ bago po siya ipako sa cross. So, matatagpuan po ito sa Matthew chapter 26, verse 36 to 46. Verse 36. Isinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. Sinabi niya sa kanila, "Dito muna kayo't mananalangin ako sa dako roon." So, onting background lang din po sa lugar. Yan. Ang Gethsemane po ay hango po sa dalawang words po sa Hebrews. Gat, which means a place for pressing oil, and Shemani means oils. So, makikita po natin, no, kung bakit dito rin naganap yung last moment ni Jesus Christ. Kasi yung pressing and crushing moment talaga niya sa whole, sa entire life po niya, no, nung nagkatawang tao siya. So, sabi sa 37, ngunit sinabi niya, sinama niya sina Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo na si James at si John. Yan. Nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sa 38, kaya't sinabi niya sa kanila, "Ako'y halos mamatay sa tindi ng kalungkutan. Maghintay kayo rito at samahan ninyo ako sa pagpupuyat." So, that moment po kasi alam na ni Jesus Christ yung mga mangyayari sa kanya. So, pinakita na sa kanya kung anong klaseng paghihirap physically and emotionally makukuha niya or mararanasan niya sa mga lilipas na taon pa, ay lilipas na oras. So, sabi po sa 38 yan, ang pakiusap niya kaila Peter, samahan niyo naman ako magpuyat. Yung parang ganun. Dahil sobrang anxious si Jesus Christ, nagpapasaba siya magpuyat. So, ayun yung role nila Peter. Sana, that moment, is yung samahan si Jesus Christ magpuyat. Pero sabi sa 39 yan, ato po dadako na tayo sa sinasabi nilang greatest prayer, di ba? Sabi sa 39, lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin si Jesus Christ. "Ama ko, kung maaari po, ilayo ninyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari." So, sa unang prayer muna tayo ni Jesus Christ, sabi dito, Ama ko, kung maaari po, ilayo ninyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. So, ito yung prayer ni Jesus Christ. Valid ba siya, di ba? Yung parang, Josh siya, di ba? Pero kasi ang katotohan, naging tao kasi siya. So, talagang normal sa atin, di ba? Na mag-pray, "Lord, tanggalin mo yung pain na to," yung parang ganun. "Lord, wag ko sana maranasan to." Yung mga inaayawan natin. Di ko po alam kung ilang beses na po kayo nag-pray ng ganong context po ng prayer na. Pero to assure you po, normal naman po yun kahit Christian po tayo, no? And hindi po ibig sabihin nun na mababa or maliit po yung faith natin. Kasi even si Jesus Christ nga po eh, nag-pray ng ganon, di ba po? And next naman po, yung kasunod po, "Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari." So, naging yung verse 39 po, naging greatest prayer siya dahil po sa line na yun. "Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban niyo ang mangyari." Kasi sinasabi dito, the greatest prayer is a prayer of surrender to God's will. Alam na ni Jesus Christ yung mararanasan niya. And that moment, labis yung paghihirap niya emotionally, knowing na magsasuffer siya
physically sa mga susunod na oras. Kasi nga po ako eh. Ako po nung nakagat ako na aso, no? Unting ano lang po, no? Siyempre, kapag nakagat ka po na aso, ang response natin magpaano, anti-rabies, no? So, dahil ayaw po natin maging aso, di ba? Sa mga susunod na araw, nagpa-anti-rabies po tayo. Hindi pa man din ako nakakapunta sa lugar. Kasi first time eh, di pa nakakapunta. Sobrang anxious ako. Kasi una, hindi naman sayo ako sa injection. Pero ayaw ko yung pain na dulot nito. Kasi ang dami nagsasabi na mangalay daw yung ganun. So talagang sobrang anxious ako. Yun pa lang po yun ah. Injection pa lang. What more pa po si Jesus Christ na pinakita sa kanya yung mga mararanasan niya. And even si Luke, ang sabi po sa Luke chapter 22, verse 43 to 44, nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Dala ng matinding hinagpis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim. Pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak ng dugo. Si Luke po ay doctor po siya. Tama po, no? And nasabi po niya sa 44 na yung pawis po na pumapatak kay Jesus Christ that time po ay parang mga dugo na po. And sabi po, nangyayari lang daw po yun kapag super duper and extraordinary anxiety na po yung nararanasan ng isang tao. So imagine po natin nagkadon ka-struggle si Jesus Christ that moment. And nakita rin po natin, syempre po, despite po ng mga nararanasan ni Jesus Christ na struggle that time po, yung last na part po, sabi po, let your will be done, di ba? Sabi ni Jesus Christ, kaloob niyo po, Ama, ang mangyari. So, parang sa atin po, Father, pwede po bang hindi ko na ito maranasan? Yung parang ganun. Pero, ano natin, bigyan natin babawiin, pero let your will be done na lang po. Yung parang ganun. So, maraming moment na po tayong ganun. No? Kasi, normal po sa atin eh, na mag-present po kay Lord ng mga kagustuhan natin. Noong unang part po, sabi ni Jesus, ito po yung gusto kong mangyari, tanggalin niyo po. Sabi ni Jesus, kung maaari po, tanggalin niyo yung ano, ilayo niyo po yung paghihirap sa akin, parang ganun. And sa atin po, normal po sa atin na mag-present po tayo kay Lord ng mga kagustuhan po natin. Lord, gusto ko ng ganito. Lord, gusto ko ng bahay. Lord, gusto ko makaipon yung ganito. Wala naman pong masama doon, normal naman po yun. Pero again, sana sa dulo po, no, laging sinasabi po natin, let your will be done na lang po, Lord. Yung parang ganun. So, sa verse 40 po, yan, continue po tayo. Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad niya. Sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makakapagpuyat na kasama ko kahit isang oras man lamang? 41, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. So sa 42 hanggang 46 po, ang nangyari, i-summarize ko na po, ang nangyari po doon, no? Iniwan po ulit ni Jesus Christ yung mga kasama niya. Tapos sabi, mag-pray kayo, ganun. Pagkabalik ulit ni Jesus Christ, mga pasaway na ano, nakakasama. Pagkabalik po ni Jesus Christ, nadatnan niya ulit na natutulog. Tapos ginising niya ulit para sabihan na, be alert, ganun, samahan niyo ako, ganito. Mag-pray kayo. Tapos iniwan ulit ni Jesus Christ yung mga kasama niya sa pangatlong beses. And sa pangatlong beses din, pagdating niya sa lugar, natatnan niya ulit na natutulog yung mga kasama niya. So, ayun po yung kwento, ayun po yung overview ng mga kaganapan sa Gethsemane bago po ipako si Jesus Christ sa krus. Pero ano po yung matutunan natin dito? Ano po yung pwede nating i-apply po sa buhay po natin sa pang-araw-araw po? Una, yan. Let's suffer with God for a while. Katulad po na sabi ko kanina, no?
tatlong beses po binalikan at sinabihan ni Jesus Christ yung mga kasama niya. Pero tatlong beses din po niya na natutulog lang yung mga kasama niya. And sabi sa devotional, sabi dito, think about how desperately we want to remove the uncomfortable and unpleasant experience in our lives, forgetting the suffering of Jesus and wanting to forge ahead towards finding our form of comfort. Kung tutuusin po, hindi po malaki yung hinihingi ni Jesus Christ kila Peter, kila James, kay John. Kasi ang sabi na naman po, samahan niyo ako magpuyat, mag-pray kayo, kasi grabe nga yung struggle niya emotionally. Hindi po yung mahirap kung tutuusin po, di ba? Pero ang ending po, mas pinili po nila Peter, James, and John yung comfort of convenience over the discomfort in obedience. Malungkot po na. Siguro habang sinasulat ni Matthew yung chapter na to. Ala, ganito pala yung ginawa natin kay Jesus Christ, no? Ganito pala yung mga naging action natin. Siguro nalulungkot din si Matthew that time habang nagsusulat. Pero ayun nga po. Let's suffer with God for a while. Makiisa tayo sa paghihinagpis ni Jesus Christ. And habang nagsasuffer po tayo, let's rejoice. Kasi po, opportunity, di ba? Kung nakita siguro nila Peter, James, and John na opportunity na makapagpuyat with Jesus Christ, siguro, grabe yung kagalakan nila, yung parang ganun. And sa atin din po, no? Let's rejoice po kahit mahirap. Mahirap naman po kasi talagang mag-rejoice habang nagsasuffer, di ba? Mahirap po talaga yan. Pero ang hamon po sa atin sa number one ay hindi lang tayo basta mag-suffer with God, but mag-suffer po tayo with joy. Yan. Hamon po yun, mahirap, pero sabi nga po ni Pastor Joe, hindi naman po imposible. And nakakatuwa rin yung ano, yung character development po ni Peter. Kasi kilala na po natin si Peter, di ba? After po ng moment na yan, bad shot na nga po siya sa moment na yan eh, na tinulugan niya si Jesus Christ. Eh. Pero yung kinabukasan po, di ba po, dininay niya si Jesus Christ na hindi naman niya kasama. Pero makikita po natin yung character development ni Peter. Sabi po niya sa 1 Peter chapter 4 verse 13, sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo, upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian. Di ba? Imagine mo, pinapayuan tayo ng someone na naka-experience talaga na baka ito yung totga ni ano eh, ni Peter. Pero ang sabi sa atin ni Peter, makibahagi tayo sa paghihirap ni Kristo para hindi naman nakakahiya kapag humarap na tayo sa kanya. Pagka tinanong tayo ni Lord, anong ginawa mo? Hindi na, nakakahiya sabihin, natulog lang po ako, Lord eh. Mas niyakap ko po yung mga kasiyahan sa mundo. Yung parang ganun. So, nakakahiya, di ba po? Kaya po ayun, ang hamon po sa atin ni Peter, magalak tayo sa ating pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo. And number two naman po, na pwede po nating i-apply, yan, stay out of our comfort zone to serve Jesus. Kasi si Jesus mismo, lumabas sa comfort zone niya para ibigay po sa atin yung comfort of salvation. Di ba amazing na pwede naman yung hindi gawin yun eh. Di ba? Pwede naman niya tanggihan yun eh. Pero wala eh. Ganun kagrabe yung pagmamahal ni Jesus Christ sa atin. And sa atin, yan, if we want a comfortable life and we want to follow Jesus, baka mali po tayo ng pina-follow. Kasi following Jesus Christ requires, sometimes nagre-require po siya na i-embrace po natin yung discomfort na meron po sa buhay po natin. Kaya po, i-evaluate din po natin. No? Again, wala naman pong masama sa paghahangad o paghahanap ng comfort. Pero kasi minsan po, yung comfort na gusto natin, hindi naman po pala
glorifying sa Lord. Di ba po? So, ayun po yung pangalawang ano natin, pangalawang application po natin sa story no po. Na labas tayo sa comfort zone na meron tayo. Ayun po. And pangatlo po, ito na po pero medyo mahaba po. Last na po ito, no? Application po. We have things to surrender to the Lord. So, ano lang po tayo ng mga pwede po nating isurrender. Pwede lang. Mahirap eh, daw. Pero, adabi, ano, nilalang lang natin pero mahirap po talaga siya i-apply sa totoong buhay. Una po na pwede nating isurrender. Hindi pala pwede. Dapat talaga nating isurrender. Una, yung own desire po natin. May mga kagustuhan po kasi tayo na hindi naman talaga, ang reality, hindi naman po talaga will ng Lord. Kaya po, ayun, nahirap, pero surrender natin kay Lord. Pangalawa po na pwede, dapat natin i-surrender po, ano, yung comfort po na meron po tayo. Iba po kasi yung nagagawa ng comfort sa atin eh, di ba po? Makaupo ka nga lang po sa sofa, di ba? Mga ilang minuto lang, tulog ka na po, yung parang ganun. And ganun yung nagagawa ng comfort sa atin. Parang, dahil sa sobrang comfortable na tayo, hindi na tayo na-alert, yung parang ganun. Parang, eto na, saya-saya na natin, yung parang ganun. Pero, mapapansin po natin, no, lahat po ng prayer, halos lahat po ng prayer po natin sa Lord. Evaluate niyo po ulit yung mga prayer niyo po, yung mga nakaraan. Pero, halos lahat po ng pinagpipray po natin sa Lord, no po, related po sa comfort natin. Natin lang. Pero po, sabi ko nga po kanina, minsan discomfort po yung opportunity na ibibigay sa atin ng Lord para magpatuloy, yung parang ganun po. Kaya po, mahamon po sana tayo na yakapin yung mga bagay na feeling natin hindi kayakap-yakap. Pero dahil kay Lord yun, galing, yayakapin po natin. Mahamon po tayo na yakapin yun. And sabi nga rin po dito na yung discomfort po na meron tayo, pwede po siyang magamit po natin to serve God, to honor Him, to please Him. Diba? Ang ganda po. And next naman po na dapat po natin i-surrender po is, syempre, yung mga plano po natin. Para po mangyari yung mga magandang plano po sa atin ng Lord, sa buhay po natin, dapat po natin matutunan na i-surrender yung sarili nating plano. Mahirap po kasi yung yakap na yakap tayo sa Jeremiah 29:11, di ba po? Pero may sarili naman po tayong agenda na sinusunod. So, baliwala po, di ba? So, ayun po, hawan po sa atin na surrender natin yung plano po natin. And last po, na isusurrender natin ang buhay po natin. I-allow po natin si Lord na gawin po niya yung gusto po niya sa buhay po natin. Sa lahat po ng aspeto. Take note po, no? Lahat ng aspect. Hindi yung, itong part lang. Ako na bahala, Lord, sa iba. Parang ganun. So, lahat po ng aspeto. 100% po ng buhay po natin. Hinahaman po tayo ng Lord na isurrender po ito sa Kanya. And with that po, no? Umpisaan po nating ayawan yung sarili po nating plano, kagustuhan, comfort, o mismo yung buhay po natin. Kasi sabi naman po di ba, sa Bible, para po maging disciple tayo ni Jesus, we must deny ourselves, di ba? Umpisaan po natin, ayawan yung sarili po natin. At aralin po natin, magustuhan o yakapin yung plano po ni Jesus Christ sa buhay po natin. Let His will be done po. Tara po, manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa paalala at hamon po sa araw na to. Naway po mas matutunan po naming makiisa sa paghihirap po ninyo. Nang sa gayon po, Lord, mas maging lubos po ang aming kagalakan kapag kami po ay humarap na po sa inyo.
Help us po na ma-surrender po yung mga bagay na nakakahalang po para po mas magkaroon po ng buhay na kaaya-aya sa paningin niyo po. Salamat po. We praise and glorify your name po. In Jesus' name, Amen.